السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Berarti antum menempuh hadis ayat kapito si rawahul muslim ya nak apa nuntur nasi Abi Ruqayyah kabulkan ya Abi Ruqayyah An Abi Ruqayyah Tamim bani Ausin Dariyah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalda nasiha nasihatul qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wal kitabi walir rasulihi wal a'immatil muslimin wa ammatihim rawahul muslim Pagkanaran tapa mati. Kama baga tayo magbasa. An Abi Ruqayyata Tamim bani Ausin Dariyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Dainun nasihatu qulna liman ya Rasulullah qala lillah wal kitabi walir rasuli wal a'immatil muslimin wa ammatihim rawahul muslim Mulakai Abi Ruqayyah Nasi Tamim Ibn Aus Ad-Dariyah Kalugu dan Syani Allah na Sinabina Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ang Religion Ay Ang Katapatan dalisay at tunay na payo. Tunay na payo. Nun. Ang aming sinabi para kanino o si o sugo ni Allah. Kanyang sinabi para kay Allah sa kanyang aklat sa kanyang sugo sa mga pinuno ng mga Muslim at para sa bawat Muslim na iulat ni Muslim. Pangkalahatan paliwanag ng hadis. Ang hadis ay naghihikayat at naghihimok tungo sa pagpapayuhan sa isa't isa at ito'y bahagi ng pananampalatayang Islam. Repeat natin ito. Mula kay Abi Ruqayyah na si Tamim Ibn Aus Ad-Dariyah. Kalugudan siya ni Allah na
si nabi nak propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang religion ay ang katapatan dalise at tunay na payo aming sinabi para kanino o sugo ni Allah. Kanyang sinabi para kay Allah sa kanyang aklat sa kanyang sugo sa mga pinuno ng mga Muslim at para sa bawat Muslim. Naiulat ni Muslim pangkalahatang paliwanag ng hadis. Ang hadis ay naghihikayat at naghihimok tungo sa pagpapayuhan sa isa't isa, at ito'y bahagi ng pananampalatayang Islam. Kahalagahan ng naseha. Pagpapayuhan sa isa't isa, at ito'y ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinun nasiha, na kung saan ito ay ibinilang niya sa din. Ibinilang niya sa din. Din. Pananampalataya number 2, kahusayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagtuturo o pagbibigay kaalaman na kung saan siya ay nagbabanggit mula ng maiksing salita bilang kabuuan nito, at pagkaraan ay kanyang binibigyan ng detalyado. Ang kahulugan nito. Number 3, pagpupunyagi ng mga niya sahaba sa pagsasalitsik ng kaalaman. Radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum, na kung saan sila'y hindi na nag-iwan ng anuman bagay na kinakailangan maunawaan ng iba, maliban na lamang na kanila itong itinatanong. Kabilang narito ay tulad halimbawa noong binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tungkol kay Rajal, na kung saan siya ay mananatili dito sa mundo at apat na araw, at ang unang araw ng kanyang pananatili ay katumbas ng isang taon pagkatapos tinanong ng kanyang kasamahan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang araw ba na ito na kanyang pananatili na katumbas ng isang taon ay sapat na ba
sa amin dito ang sala, pagdarasal sa isang araw, Muslim sang Muslim isang palatandaan lamang na sila'y masighasig sa pagkakaroon ng kaalaman. Masumando po na number 4, pagpapauna o pag-uumpisa sa kung ano ang higit na mahalaga. Ito'y ayon sa kung paano inumpisahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang higit na mahalaga, kaya naman inumpisahan niya sa nasiha para kay Allah at pagkatapos sa kanyang aklat. Sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam sa mga pinuno at mga namamahala, at pagkatapos ay sa pangkalahatang mga Muslim. Number 5, kinakailangan ang nasiha, payo para sa mga pinuno ng mga Muslim sa paraan tama at tugma sa pamamaraan sa itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 6, na nararapat sa Islamikum sambayanan na magkaroon ng imam, pamumuno, at ang pagiging imam ay maaaring pangkalahatan, at maaari naman na ito ay particular katulad ng imam sa masjid. At dahil dito, pinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga manlalakbay na kapag sila'y umabot sa bilang na 3 pataas ay dapat mamumuno ang isa sa kanila upang sila ay hindi magkaroon ng pagkakasalungatan. At ang nakatalagang amir, pinuno sa paglalakbay, ay obligado ang pagsunod sa kanya sa mga bagay na may kinalaman sa kanilang panglalakbay. Shukran wa alaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, taman kagina. Kasih kagina. Wanaran pajar dan. Gagauna di aku untuk pakatulung na. Imbat ya bat ya kusanya. Wassalamualaikum. Nando ni record kore pariko dakura.